Ano yung maging advice mo doon sa mga nagpaplano na magsimula sa stock market? Wow. And yung pati rin doon sa siguro nagsisimula na or mga baguhan pa lang since ikaw ay isang veterano, no? Maybe pa rin kasi and that October last year lang eh. Ano yung advice mo sa mga nagsistart ng stock market? Ano ba? Yung lakas ng loob. Yun. Siyempre yung pasensya. Pag nag-i-stock, nag-ano ka sa stock market. At saka ano, yung huwag masyadong greedy. Yun. Kasi siyempre pagka nag-gain ka, ayaw mo pa ibenta kasi gusto mo pa nung mas mataas. Parang ganun. Nag-i-expect ka. So ang nagiging resulta pa ganun, mas lalo ka na, kasi minsan nababa ulit, no? Tama ba? Oo, mabibigla ka. Yun. So huwag greedy. Yes. Tama yun, nabanggit ni Bay, no? Dapat ma-remind din yung mga ano kamatching natin, yung mga listener, na hindi talaga lahat ng nag-stock market kumikita. Kaya exceptional talaga itong performance ni Rudy in the 4 months period. Panapakan natin na 100K. Oo. Parang ang hirap ng election eh. Warning lang talaga. Kaya hindi talaga siya lahat. Hindi lahat ng nag-stocks. I think 80% ng nag-stocks is talagang nagkukwit, nalulugi or ganun. 20% lang nakaka-survive. Pero exceptional mon, di ba? 30,000 to 500,000, that's like 1,500 almost per, almost 1,400. Actually, na, mas na-amaze ako dyan kasi wala siyang bago magsimula eh, di ba? I mean, so talagang kung bigyan mo lang talaga ng panahon, and yun nga sabi ni Rudy, patience, di ba? Magsimula, so may opportunity sa stock market. Ito pa rin ang Usapang Matching Podcast. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na episodes. Mapapakinggan din ang Usapang Matching Podcast sa Spotify at Apple Podcast. Andito na ang mga matching! Tara na! Isa na namang edisyon ng Usapang Matching Podcast. This is episode 22. Magandang umaga mga kamatching. Kasama natin pa rin ngayon ang mga original na matching, si Mon at si Janelle. At ngayong araw, mga kamatching, mayroon tayong special na guest. Our first guest for this year, si Mr. Rudy Habla. Hi. Yon. Welcome, bye. So, welcome. Yes, thank you. Alam ko ano, Rod, eh, medyo maganda yung story ni ang kwento natin ngayon, no. Ang episode to is about yung journey ni Rudy sa stock market. Alam ko very interesting 'yan, Rod, kasi nabanggit mo nga, no. I think nasa title natin 'yan, no, na talagang paano niya napalago yung kanyang puhunan, no, sa stock market. Puhunan. But later on, madidiscuss natin paano yung mga step na ginawa niya. But Rod, I think ikaw yung sa first question natin sa kanya, no? Tama. So tama ka, Mon, no? Interesting yung topic ngayon, especially ngayong pandemic. Tapos nababanggit namin sa mga previous episodes namin. Kung hindi niyo pa po napanood, episode 22 na po kami. Salamat sa ating mga kamatching na patuloy na tumututok at masugid na nakikinig. Nabanggit namin yung iba't ibang topic about investments and pagpapalago ng pera, ganun. So isa doon yung stock market investing. So yung stock market natin ngayon, Mon, local stock market, the PSEI, is very interesting kasi from nagle-level siya bago mag-pandemic na 7,000 level. Bumaba siya down to 3,000 last year nung March. At bumalik ngayon. Oo. So, isa ngayon sa mga nakapag-experience ng stock market investing is or stock market trading, ang ating guest. So, Bay, pakilala ka muna. Introduce mo muna sarili mo. Saan galing? Ano ba? Saan currently nag-work? At, okay. Yun, ikaw na. Sige po. Magandang umaga muna sa lahat ng kamatching. Yeah. Salamat sa pag-imbita. Ako nga pala si Rudy, Tubong Iligan City. Rudy Habla.
gusto mong hindi naman Rudy City. Rodrigo Duterte? Hindi. Rudy Habla po. Sorry. Rodrigo. Rodrigo. Hindi. Ano yun? Mataas yun. Okay. Iligan, no? So, Bisaya talaga. Puro, no? Bisaya ang puro. Okay. Kasalukuyang, ano, nagtrabaho bilang refrigeration technician at electromechanical at the same time sa isang food industry dito sa Papua New Guinea. Yun. Yun. Ano pala to? Isa sa mga bagong bayani natin, no? Si Rudy. No? OFW. OFW. Saludo. Saludo. Yan. Very interesting, Rudy, kasi sa'yo, ang background mo is hindi naman talaga walang hindi sa business, yung kurso mo siguro, I think, yung medyo technical, di ba? Hindi, parang, paano ka ba nagsimula dito sa stock trading na ito? Ang work mo is refrigeration, parang layong i-connect sa stock market, you know? So, kwentuhan mo naman kami ba, paano ka nagsimula at kailan ka nagsimula dito sa stock market? Actually, na-introduce sa akin yung stock market way back 2015. Kaso hindi ko siya nabigyan ng ano talaga, yung seryoso. Kumbaga, yung bangko lang nag-offer. Kasi di ba pagka may PIDOS ang isang OFW, dadaan sa ano, yung parang ini-introduce nila yung bangko nila. So, ini-introduce sa akin ng bangko yung magpaano mag-invest, gano'n. So, hindi ko siya binigyan pansin, pero ano lang, parang nagkataon lang na nag-open sila ng account for ano, a stock market sa akin. So hindi ko talaga siya ginamit. So until last year, si Kamaching Rodney. Yun! Nag-open sa akin. Uy, nadamay tayo dyan. Nadamay. Hindi kasi magkalaro kami sa ano, isang badminton sports. Okay. So medyo nabanggit niya sa akin na interesado ba ako sa ano mag-invest sa isang stock market. So, sabi ko, ayo, paano nga ba 'yun kasi hindi ko talaga maintindihan 'yan. Wala akong background talaga sa mga ganyan. Yung mga terms nila 'yan. So, 'yun po. So, si Rodney pala 'yung nag-ano. Nag-introduce. Nag-ano, naalala ko. Rick Kindle. Oo. Birthday ni Bay noon eh. Birthday mo ba 'no? Ni Rudy. Tapos, sabi ko, kasi during the time talagang medyo reversed yung stock market pa akyat. So tinanong ko kung nag-invest ba siya. So, sabi ko, sige, yung regalo ko sa kanya, tuturuan ko siyang mag-ano. I-introduce ko lang. Pero yun talaga yung first, so ibig sabihin yung first is nung PIDOS way back 2015. For the benefit of the listener, yung PIDOS para siyang ano eh, orientation yun sa lahat ng mga OFW na aalis. Departure. Ano, okay. Post-departure? Alvin? Orientation? Seminar? Pre-departure. Pre-departure pala. Pre-departure orientation seminar. So, i-orient kayo ano yung kailangan. Ganun. So, may mga bangko ano doon na mga bangko na mag-offer ng mga products nila. I think kay Rudby, yung ano niya, yung broker niya doon is BDO Nomura. Tama nga? Tama. Okay, so in addition doon sa question ko, no, nung naturuan ka ba ni Rodney na sinabi niya ito yung stock market na ikwento niya, so paano mo actually sinimulan? Parang diretso ba? Nag-trade ka agad? Or paano mo in-approach yung trading after kanya maturuan? It takes, I think, tatlong basis yun ba, no? Na ilang gabi yung... Ah, may session talaga? Parang ganun. Bago ako kasi... Una 10,000 pa nga yung... Ay, pwede mo banggit na? Oo, oh, pwede. Pwede. Wala mo 10,000. Tapos, ang orientation na sa akin is, kailangan ko mag-invest ka sa stock market. Yung halagang, pag nawala siya, yung hindi ka manghihinayang. Yun. Yung parang ganun. Consistent yung payo ni Rodney, no? So, tinry ko. Unang pasok ng fund, 10,000. So, parang sabi niya, actually, mas maganda kung 30,000. Oh, sige. Okay sa akin yung 30,000. So, yun. Medyo lumago naman siya. Yun. So, So okay. Later on kasi tatanungin natin kay Rodi kung ano yung mga trading strategy niya. But, okay, nag-start ka sa
30,000. Yun talaga yung chineryoso mo na trade, no? Okay, kailan yan? Anong buwan nung last year? Yeah, last year, mid-October yun. Kasi mid-October. Okay. Tapos, yung 30,000 mo, naging magkano siya ngayon? Yun. Magandang tanong. Okay lang ba? Okay lang magtanongin? Or... okay lang. Kasi tuloy tayo nagmamayabang, ha? Oo, oh, hindi naman. Ano lang. Flex natin. Flex, ano lang, disclaimer. Disclaimer. Ano lang to. Currently kasi, ano na siya? Five. Exact figure ba? No. Kahit estimated lang. Range. Baka utangan ka dyan ng mga kaibigan mo. Yun nga eh. So, magkano, bay? 540. Kasi nalos ako nung last week ng 558 dapat yun eh. Oh. Wow! So, from 30,000? Okay, from 30,000, naging 500,000. Imagine mo, October 15, mid-October, di ba? So that's, let's say, 4 months, 5 months. So, ganun yung potential, no? Na... pwede nating kitain. Though, hindi natin sinasabi na kung kayo mag-trade ngayon after 4 months magiging 500,000. Yeah, no. Tama. Hindi ganoon, no. So, I think later i-share ni Rudy kung paano niya naabot yung 30,000 to 500,000. But 'yun yung potential na pwede nating kitain sa stock market. Okay, next question muna. Yan, Rudy. Bye. Syempre, ano yung motivation behind? Kasi alam ko ako talaga, marami akong nasasabihan niya lagi na, uy, interested ka sa ganito, tapos tuturuan kita. Marami ako actually nabanggitan, pero iilan lang talaga yung mga nagtutuloy. So, yun yung tanong ko sa'yo. Ano yung motivation sa'yo na naging interesado ka? Na tinuloy-tuloy mo talaga. At yun nga, di ba? Napalago talaga. Ano yung motivation? Siyempre, bilang OFW, parang... may naipon ka pero parang natatakot ka na baka kasya kaya to pag sakaling biglaan mawala ka ng trabaho, parang ganoon. Kaysa naman matulog yung pera mo dun sa bangko, at least nagagalaw mo siya, parang ganoon. Yung gumagalaw siya ng mas mataas pa dun sa interest ng bangko, parang ganoon. So parang gusto mo lang ano, no? Gusto mong i-beat yung ano, yung bank inflation, ano lang yung normal na inflation, no? Kasi kung sa bangko nga naman ilalagay, less than 1% a year. So, sabihin natin yung 30,000 mo na nilagay, let's say, no October. Baka ngayon, ano pa, wala pang 31,000. yung pera, no? So, that's the motivation. So, actually, parang applicable siya, hindi lang sa OFW, no? Kahit sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong somehow mag-improve or mag-increase yung kanilang pera. Okay. Ito yung next naming question ba? Ito medyo particular. So paano yung ginawa mo? Paano yung trading strategy mo? Yung paano ka ba nag-pumipili ng stock? Saan ka bumibili? Kailan ka nagbibenta? Ano yung mga risk management techniques na ginagawa mo na from 30,000 na to 500,000? Malaking bagay talaga yung pagpili mo ng stocks. Kasi naniwala ko na yung nangyari ng yung paglago ng pera ko is sa tamang stocks, ganun. At saka sa tamang panahon siguro, ganun. Kasi no, parang, diba nung last year down lahat ng economy. Oh, parang parang ganun lang. Yung itinagpo at itinadhana. Nagtatagpo at itinadhana lang siguro. Paano mo pinili yung stock na talagang para sa iyo? Yan. Actually, nag-aaral kami nung kung ano mga stocks na mga yung medyo sikat sa yung pinag-uusapan sa stock market. Tapos parang ewan ko, parang meron kasing parang nagtitip na itong stocks na to is maganda. So ako naman tuwing may syempre baguhan ako, wala akong kaibidya. Sunod. Inaano ko pa, okay, Rodney agad yung ano to, may narinig akong ganitong stocks. Okay kaya to? So pag-aaralan namin yun. naniwala din. Oh, butik.
Buti kumita. Kung nalugi, baka sisingilin ako ni Rudy niyan eh. Yan nga eh. Lagi niyo sinasabi sa akin na eh. So, halimbawa, halimbawa Rudy, no? Halimbawa, nakarinig. Let's sabihin natin, let's say yung dito, no, narinig mo, dito, medyo maganda yung possibility nito. No, narinig mo sa October. Paano yun? Nag-charting ka ba? Nag-check ka ng fundamentals? Paano yung approach mo specifically? Or tinatanong mo na kay Rodney diretso kung ano sabihin ni Rodney, let's say. Okay yan, bay? Ah, diretso. Paano ba? Paano ang hindi kasi, aside sa tinatanong ko sa kanya, pinag-aralan namin yung parang history nung ano, nung stocks. Ako sasabihin niya, maganda yan in the future or pang long term siya or parang ganun. So actually, si Dito rin, may ano rin, nakapag-contribute din dun sa ano, Dito, ACL. I can remember. DNL. Bay, nung time na nag-discuss tayo ng stocks, tama ba? Sorry Rod, tapos, paulit Rod, medyo choppy yung part na yun. Lolo. Na sa ano, I mean nung time na nagdi-discuss pa lang tayo, si Dito rin ata yung una mong biniling stocks, parang nasa 6 pesos pa lang yung price noon that time. Ngayon 17 pesos na ata siya eh. So remember no, so ang ginawa ni Rudy no, hindi siya umatake agad yung pagsabing Dito, bili ka agad. So ginawa mo pala, pinag-aralan mo muna yung history. Aralan niya muna talaga. Talaga bang totoo ba tong sinasabi ng mga ano na to, ng mga nasa internet or ni Rodney, di ba? Baka naman pinagluloko lang ako ni Rodney. So it take, parang ano no, parang ano talaga, importante sa isang investor, lalo sa stock market, na pag-aralan mo mismo kung ano yung pinapasok mo. Ng tama personal. Ba? Yun ba yung, yun yung parang ano no, pinakatamang gawin is to study on your own, no? Number one tools talaga yung risk management. Okay. So, mahirap pag hindi mo pinag-aralan tapos wala kang risk management, mauubos yung 30,000 mo sa halip na maging 500, maging 30 pesos. Okay. Pero ano pang ibang setup na ano, i-follow up question ko kay Mon. Ano maliban doon halimbawa example, ilang weeks mo rin nakapag-adjust na yung learning stage tapos nasabi mo medyo komportable na ako sa ginagawa ko. Actually hanggang yung learning stage parang tuloy-tuloy yung ano eh, well, hindi ako parang hanggang ngayon marami pa rin akong mga terms na hindi maintindihan. Yung kumbaga minsan sumasabay ka lang sa trend ganun. At number one, yung mentor mo talaga importanteng malaking bagay yung ano no. Yung nagtuturo sa iyo minsan ganun. Tapos lagi ito. Lagi akong disclaimer dyan. Kasi totoo nga sinabi ni Mon, dapat personal mo talaga siyang aralin. Kasi ikaw yung may control eh. Ikaw yung nagkiklik ng buy, ikaw yung nagkiklik ng sell. So pag nagbibigay man ako ng ano nun kay Rudy, naalala ko or dun sa mga kakilala namin dito ng ibang nag-stocks, laging tinasawag yung tayor, trade at your own risk. Yun yung disclaimer lagi. Caveat, caveat yan ng ano. So the execution always depends on the ano, account holder. Yeah. Okay Mon, ikaw, follow up question mo. May follow up question ako. Let's say sabihin natin sa Dito na stocks no. Meron ka bang siniset for example na cut loss, target price bago mo siya ibenta? And then pag na-reach ba yung target price, binibenta mo lahat or may nagiiwan ka ng kalahati? Paano yung diskarte mo sa ganito? Ano kasi pagka halimbawa pagkabili mo ng Dito, may parang guidelines kami pag na-loss ka na ng 10%, so magka-cut loss ka na ng 10%, tapos bili ka na naman doon sa baba. Parang ganun. Tapos gain naman kasi since si Dito naman is for long term din naman kasi, so it's up to you na kung kailan mo. Kung anong price yung gusto mo. Kailan ka mag-sell. Oh, okay. So wala kang let's say pagdating let's say 6 pesos mo na bili tapos target price mo in your trading strategy sayo mo 10 pesos pag naabot yung 10 pesos benta, walang ganon. Kumbaga ang mindset mo is long term talaga. Depende na rin siguro yun sa traders. Okay. Makes sense naman. Tapos okay. ano pang ibang stocks mo Rudy na talagang yung mga multi-bagger. Ang tawag kasi diyan multi-bagger. Ito yung mga stocks na talaga nagbigay sa'yo ng trade na multiple. And then may follow-up ako question talaga. May maya.
Siguro si ASIN. Kasi nakaano ako dun sa SRO na yun eh. So malaking bagay sa akin si ASIN. Kasi nabili ko siya ng... nabili ko siya first nung 5 pa lang ata yun. 5 pesos. First year. So malaking bagay yung SRO nila. Kaya nakapagdagdag din ng... For the benefit of the listeners. Nasabayan din ni Rudy yung ano, no? Nasabayan niya yung sobrang jump ng Dito at saka ASEN. Grabe yan sila. Oo. Talagang sila yung... ASEN is AC Energy, no? Ayala Energy. Tapos, yung SRO, mga kamatching, is stock rights offering. Ito yung ginagawa ng company pag gusto nila mag-increase ng capitalization. Yung mga current holders, binibigyan nila ng right to buy the same stocks at a lower price. Example, yung SRO ata na participate ni Rudy is hawak mo nun 6 no 6 pesos 7, tapos 7, nag SRO ng 2 pesos makakabili ka ng additional shares ng 2 pesos so na average yung average niya bumaba up to 4 pesos at ngayon yung price ni ASEN nasa 7 pesos diba at ano pa at alam ko may iba pa eh. Iba pang stocks na nasabayan niya talaga yung multi-bagger talaga. Si ano? DNL. DNL. Oo. Ayos, no? Nabulong ko yun kay Rudy pero hindi ako bumili nun mismo. Pero malupit so, yun. Ako lang umangat. Oo nga eh. Pero Rudy, ano yung ano? Curious lang ako. Hindi ko alam kung pwede mong banggitin. Ano yung mga sa YouTube or sa Facebook, ano yung mga pages na pina-follow mo na nagbibigay ng... Interesting yan. Oo. Mga tips. Ano, yung Investagram. Yun. Malaking bagay. Saludo. Saludo talaga sa mga Investagram teams. Sa mga kamatching dyan na Investagram followers. Yan, tama. I think every week nag-charting sila, di ba? Every week nagla-live charting yan sila every Sunday, I believe. So Investagram tapos maliban sa Investagram. So yung yung broker ko mismo, meron din silang nagbibigay din sila ng tips sa mga traders. Okay. Ano yung broker mo? Baka pwede mo nang i-promote, baka magka-commission ka. Yung pwede natin BDO Securities. BDO Securities. Dating BDO Nomura. Nomura, okay. Tapos ngayon BDO Securities. So yun lang, tapos nagjo-join ka ba ng mga groups ganyan? Or yun lang, dalawa lang insinalihan ko, yung Investagram at saka yung BDO securities group. Okay, ang sa Investagram parang meron silang parang premium, di ba? Premium membership. Nagpa-premium ka ba diyan or yung normal lang? Wala. Hindi ko kaya yun. Sa libre ka lang muna. In fairness naman sa kanila, talagang maganda naman talaga siguro yung kasi hindi ko pa naman talaga na experience pero siguro in the future pagka sakaling kaya na. Kayang-kaya na. For sure, kayang-kaya, 'di ba? Pero ako talaga saludo sa Investagram team. Malupit talaga yung platform nila. Savior talaga sa akin siya sa sa charting. Yung price, pag-check ng price, yung pag-chart, very helpful. Ang daming tools na mga free kahit hindi ka specialist trading days. Even trading days. Okay, bye. Next question. Ito naman. Yes. Ano yung best trade saka yung worst trade mo? Yan na. Na stocks. Best trade is syempre yung makakita ka ng green lahat ng mga stock mo. Worst very yung specific. Puro pula. Hindi. Best trade na stocks. Pwede kang mag-name yung parang pinaka-best mo na ilang course, green, ilang percentage gain? ASEN. Percentage? Siguro halos 75%. Wow. Wow. Sa ASEN nang gagaling. ASEN. Okay. Guys, i-check nyo yung ASEN na yan. AC Energy. Kasi renewable. Okay, yun yung pero, best. Guys, ito po ay opinion lang. Yeah. Huwag po kunin na ekspertong suggestion. Baka nag-invest sila sa ASEN, malugi. Sisi yun na yun. Ito yung mga matching na ito eh. Okay. Nagkataon lang, nagkataon. Ang worst trade. Yan. Worst trade
Dati kasi paborito ko siya. Eh, nagiging worse siya kasi halos hindi na siya gumalaw eh. Ayun. Si DNL. DNL. Kasi kumita, kahit pa paano, kumita ako sa kanya. Tapos, wala nang galaw. Medyo, well, hindi na siya gumalaw. So, nagiging worse na siya. So, pababa na siya ng pababa. Ganun kalupit si Rudy, no? Yung pinaka-worse sa kanya, yung mga hindi lang gumagalaw. Yung mga bumababa. Walang bumababa. Lahat na taas. Hindi. Then, I think yung big factor kay Rudy na ano ko, pag nung nagsishare din siya sa akin yung ano niya, yung risk management strategy niya, talagang very tight siya sa cut, pagka-cut ng loss. At loss. Hindi niya hinahayaan talagang maipit. Ang tawag kasi doon sa naipit, ibig sabihin, nakabili ka ng higher, tapos bumaba yung price, ayaw mo pang isell kasi ayaw mo magka-actual loss, ang nangyari, naipit ka, hindi. And then, follow-up question, bye. Sige, ito na. Follow-up question. Ngayon na, syempre, lumalago. Nung lumalago yung fund mo, ano yung change ng ano, ng approach ng trading? Kasi from 30, di ba? Nung unti-unti na siyang lumalaki. Nung, halimbawa, nung naabot mo na yung 100 or 200, ngayon, bago mo siya lumago 500, ano yung binago mong strategy? Siguro, ano, yung patient, ano na rin yun eh, kasama na yun dun sa, yung so, dagdagan pa yung patient na pag nagda-down siya, sige lang, tas parang dagdagan mo pa nung bili dun sa baba, parang ganun. Nag-average down, no? Parang nag-average down. Kasi dati, pag nagda-down siya, i-sell ko lahat, tas bibili na naman ako dun sa baba. Parang, malupit talaga. Hindi maganda. Parang hindi siya maganda. Okay, okay. So ngayon, hindi mo na binibenta. Kung bumibili ka ng bumibili. Oh. Yung cost averaging ata yung tawag nila dyan eh. Cost averaging. Pero kaya ang ideal na yan, pag may port allocation, dapat buy half. Tapos pag bumaba, yung another half mong ibabay. Oy, gusto ko itanong yan kay Rudy. So ngayon, 500,000 na yung portfolio mo. Lahat ba? Binibili mo lang stock? Or paano ba? Naka-out? Hindi naman. Parang nasa portfolio siya, parang rollover lang kasi ginagawa ko. Pagka may, hindi ako ano eh, siguro mga 6 lang yung stocks ko ngayon sa port. Parang hindi ko siya binibili lang. Okay, so mayroon kang extra money for yung mga magagandang option, no? Let's say may mga bagong stock na makita ka na, uy, parang okay yung possibility ng stock na to. Oo, may reserve, no? Okay. That's good, no? Ito, I think ito last question namin. Rudy, no? Ano yung maging advice mo doon sa mga nagpaplano na magsimula sa stock market? Wow. And yung pati rin doon sa siguro nagsisimula na or mga baguhan pa lang since ikaw ay isang veterano, no? Sa newbie pa rin kasi. Pero October, ano, guys, lang eh. Ano yung advice mo, no? Sa mga nagsistart ng stock market? Ano ba? Yung lakas ng loob. Yun. Siyempre, yung pasensya pag nag-i-stock, nag-ano ka sa stock market. At saka, ano, yung wag masyadong greedy. Yun. Kasi siyempre, pagka nag-gain ka, ayaw mo pa ibenta kasi gusto mo pa nung mas mataas. Parang ganun. Nag-i-expect ka. So, ang nagiging resulta pa ganun, mas lalo ka na, kasi minsan, nababa ulit, no? Tama ba? Oo, mabagsak. Mabibigla ka. Yun. So, wag greedy. Yes. Tama yun, no? Nabanggit ni Bay, no? Dapat ma-remind din yung mga ano kamatching natin, yung mga listener, na hindi talaga lahat ng nag-stock market kumikita. Kaya exceptional talaga itong performance ni Rudy in the 4 months period. Panapakan natin, 500K. Oo. Parang ang hirap ng election eh. Warning lang talaga. Hindi talaga siya lahat. Hindi lahat ng nag-stocks. I think 80% ng nag-stocks is talagang nagkukwit, nalulugi or ganun. 20% lang nakaka-survive. Pero exceptional, mon, di ba? 30,000 to 500,000. That's like 1,500 almost. Almost 1,400. Actually, mas na-amaze ako dyan kasi wala siyang background siya. Magsimula eh. Di ba? I mean, so talagang kung bigyan mo lang talaga ng panahon and yun nga sabi ni Rudy, patience, di ba? Magsimula. So may opportunity sa stock market.
Ayun. So I think we're through with our yung mga main question namin. So Rudy, thank you for sharing your story, no. Sana mayroon kang ma-inspire na isa or dalawa, no, na sana, 'di ba, na mag-start or pag-aralan yung stock market dahil marami talagang opportunity na pwedeng makuha dito sa stock market. Okay. So now dito tayo sa ating tinatawag namin ito, Rudy, no, matching questions. So, pipili ka lang naman. Chill, mas mahirap mag-stock market kaysa dito. Okay, so first question is okay, invest. Una, first. Okay, invest or trade? Sorry? Invest or trade? Invest or trade? Trade siguro. Okay, trade. Okay, second question. Adobo o sinigang? Pwede, both. Both, no? Okay. Pera o pag-ibig? Wow. Aanin mo naman yung pag-ibig kung wala kang pera, di ba? Paano yun? Sa ngayon, pag-ibig. May pera lang. Yeah, wow! Malupit. Okay. Okay. Okay, ito, next. Lights on or lights off? Off. Ito, last final question namin, Rudy. Mahal ka o mahal mo? Siyempre, mahal ako. Mr. Rudy Habla, the pride of Iligan City. Maraming salamat sa pagsama sa aming episode na ito. And thank you for sharing your story. And thank you for joining us, and sana sa next episode namin, no, ang ating next title sana, is mo yan, no? From 500,000 to 100 million, ganyan na yung next title. Hopefully, yeah. Hopefully. So, Rudy. Rudy, thank you. We hope to see you again, and ingat kayo dyan sa abroad, sa Papua New Guinea. I think si Rodney nandyan din. So, ingat kayo. Mga matching, thank you for joining us. See you again next episode. This is Mon with Rodney and Janelle. Sana hirapan yung interview. Thank you for joining us. See you again next time. Bye-bye. Bye. Kung meron kang katanungan o suwestyon, maaaring magpadala ng mensahe sa usapangmatching@gmail.com o sa aming official Facebook page, Usapang Matching Podcast. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!